Hello guys, welcome to my YouTube channel. Yun guys, today ito ay tenda. So ituturo ko po sa inyo yung paano mag iba ng language. Ang lingwahe po nito ay Chinese. So salpak na natin guys sa computer natin. Let's go. Hey guys, ang topic natin ngayon ay paano natin mapalitan ang Chinese to English itong Wi-Fi router na Tenda. So, first step guys. So, buksan natin ang ating browser. And then, i-type natin ang ating IP address ng router. So, ang IP address ng ating router ay 912.168.0.1. So, yan guys. Yan ang ating tenda. So, second step guys. And then, punta kayo sa settings. Ayan. Bali, ito ang ating language ngayon ay Chinese. So ito po ang ating version V03030132-CN. So paano ba natin to mapalitan ang ating language ng tenda? So meron akong dinownload guys na firmware. Ito. Firmware. Ito yung ating firmware. So, dalawa yan guys. Firmware. So, ito tayo dyan. Yan ang ating step 1. Step 1 and step 2. So, sundan nyo lang guys ang aking ginagawa. And guys, ito. Dahil nandito na tayo sa tenda, setting, and then itong no file choosing. Dito nyo ilalagay. Sa pinakababa ng settings, ito. Ayan. And then, hanapin nyo yung ating dinownload. FP, yan. Step 1. Then, okay. Antayin nyo lang yan matapos. Dahil guys, yan na, hindi na natin makita ang ating site. So, punta lang kayo dito sa CMV. Yan. And then, i-type mo lang yung configuration. Yan, config. IP config. So ito yung ating default gateway IP address ng ating router. So kukopyahin nyo lang yan guys, 192.168.0.254. Yan. 192.168.0.254. Enter. So, yun na guys. English na ang ating tenda router. Ayan. Dahil English na,
Ang susunod nating step ay step 2, yung ating upgrade files, upgraded nitong Tenda. So switch mode, and then IP mode, switch mode, then done, not now. Ayan, wait lang yung guys matapos. Dahil success na ang ating balik tayo dun sa setting. Ayan. Administration. Ayan. Sa firmware upgraded tayo. Firmware upgraded. Dito sa administration guys ha. Click natin yan. And then dito na tayo sa step 2. Hindi na ulit natin guys na ano, firmware. Step 2. And then click. Okay. Yan, hayaan lang natin na mag-reboot. Do not power off the extender during the upgrade. Ayan na. Nag-reboot ko siya. Okay na. So, balik tayo dun sa ayan. Then, punta tayo sa internet setting. Dahil, gagamitin natin to as router. So, click natin router. Router and then dynamic. And then okay. Yan. Ayan na guys. So, ito na yung ating ano, English setting language. So, ito na. Ayan, bandwidth control. Pwede nyo limitahan ang ano inyong mga connection dito sa router. Ayan. So, ayan ang ating So, hanggang dyan guys ang ating vlog. So, sana nakatulong to sa inyo guys. At paalala pala guys, oras na may mangyari man sa inyong router na nasira, wala po tayong pananagutan doon. At tinuro ko lang po sa inyo yung tamang procedure dito sa pag-set up ng Tenda na paano i-balitan ng
language na galing sa China, Chinese. So, thank you guys. Bye-bye.